ko to for those people na nagtatanong sa comment section ng previous video ko regarding resin. So, may mga nag-ask kasi, magda-direct na pwede tayo kasi fast track lang tong video na to. Para lang masagot ko yung mga questions nila kasi actually marami rin nagtatanong sa akin sa TikTok tapos pati sa comment section ng YouTube ko. So, gagawin na lang natin siyang isahan para, di ba? Yan. So, may nagtanong dito, anong brand ng resin po yung gamit nyo? So, ano nga bang brand? Kasi yung brand ng resin ko, actually, is from Dennis Chuero. DC, pinakalagay. Asan ba? Hindi ko pa kasi naubusan yung isa. Ubus ko na kasi yung isa. So, yung isa, hindi ko pa nabubuksan. So, nakatago pa siya. Pero yun, DC. I-check nyo na lang yung shop nila sa Shopee, which is dennischuero.ph. Dennis Chuero lang yung name. Nakalimutan ko na kung Dennis Chuero lang or may PH pa yun. Basta check nyo na lang. And then, ano pa yung next one? Paano po di umangat yung flowers? So, yung pag, dito sa question na to, sobrang dali lang nito guys. Kaya hindi ko na, parang ang tawag dito, parang, hindi na ako gagawin ng tutorial about it. Kasi sobrang dali lang talaga niya. As an explanation lang, maiintindihan nyo na. So, first, meron ako dito ang sample. So, halimbawa, na gagawa ka na, ang gagawin mo lang guys, huwag mo pupunuin yung mold mo. So, parang ang lalagyan mo lang siya ng half ng resin. Tapos, tsaka mo na ilagay yung mga flowers mo. Tapos, after nun, medyo patuyuin mo siya. Huwag mo siya agad pupunuin kasi ang tendency nun, aangat talaga yung mga flowers. So, yun yung nagiging isa sa mga problema ng mga gumagawa rin ng resin. Kasi, ang ginagawa nila, para madalian, pinupour na nila agad yung resin agad-agad, parang isahang buhusan, gano'n. Pero ako kasi hindi. 2 to 3 yung ginagawa ko. So first, unang buhos, dun ko ilalagay yung layer na kung saan may flower. So parang ganito. Ewan ko kung nakikita nyo, pero ito, dito sa ano na to, nasa gitna lang yung flower. Kasi half lang yung nilagyan ko ng resin. Pero yun, half lang yung nilagyan ko ng resin, tapos tsaka ko na siya nilagyan ng flower. And then, kapag natuyo na, or medyo half-cured na yung unang layer na ginawa ko, tsaka ko na siya bubukusan ulit ng another resin. Para hindi siya umangat, para mag-i-stay lang siya dun sa middle. Ganun lang siya kadali guys. Sana nasagot ko yung tanong ni ate sa comment section. So yun, so magiging ganito yung itsura niya. So, next naman na question is, tanong ko lang, gaano kalalim yung ginagawa mo pag nag-hand drill ka para malagay yung keychain? So, regarding naman sa paglagay ng hooks o ng hook dun sa keychain. Actually, wait lang. Ito, i-demo ko to sa inyo. Kasi actually, itong process na to is super dali lang talaga din niya. So, ang ginagawa ko, pag halimbawa na fully cured yung bubutasan ko, ang ginagawa ko, ihanan ko siya ng pinapainit ko siya ng slide para medyo lumambot yung resin and then tsaka ko siya i-hand drill. So, ganun nga pa kalalim. Kasi ako guys, kapag lalagay ako ng resin, tansahan lang talaga. Tapos ganito siya. Ganyan lang siya. Ganyan. Hanggang dito lang. Ayun ko kung nakikita nyo, pero ganyan siya. Ganyan lang siya kalalim. Ganyan lang siya kalalim, guys. Tapos saka na natin siya lalagyan nung para sa chain. So, dahan-dahan nyo lang siya na iikot. Kasi minsan, sa sobrang tigas nitong resin, ano nangyayari? Napuputol yung head niya. Naiiwan dun sa loob yung screw. So, mahirap yun. Sobrang ilang beses nangyayari sa akin yun. Kaya sobrang iniingatan ko na talaga. Ang hirap niyang gawin. Sa totoo lang. Kailangan mo ng patience. As in, tiyaga talaga. So, yan na siya. Yan na siya kadali. Dalo. So, sana nakatulong yung quick tutorial na yun ng paglagay ng hook. And then, meron pa nagtanong sa akin kung paano ba ang ratio or ano ba yung 2:1. So, fast track lang din tong topic na to kasi sobrang dali lang din naman talaga niya intindihin. So, kapag sinabi mong 2:1, 2 parts ng chemical A and 1 part ng chemical B. So, ano yung
ibig sabihin nun? Pag halimbawa, sa... Ito na lang. Gawin natin example ito. Halimbawa ito. Kapag ganito karami yung ginawa mo, or ganito karami, every time na gagawa ka, halimbawa kahit ganyan karami, kahit kunwari ganito karami, ang ilalagay mo na hardener is kalahati nun. So, bali, pag ganito karami yung chemical A mo, kailangan half nito, half ng chemical A, yung ilalagay mo dun sa yung ilalagay mo na chemical, yung hardener. So, ganyan lang siya. Sobrang dali lang niya, guys. Kaya, I think, magigets nyo naman yun. Actually, nasagot ko na tong question na to dun sa comment section, dun sa comment section nung previous video ko. Pero kasi, para lang mas ma-explain ko na maayos. Kasi, nag-comment lang din ako dun sa question niya. Pero, feeling ko naman intindihan ni ate. Pero, ginawa ko pa rin para dun sa mga future na magtatanong ganun. So, ganun lang siya, guys. So, ano pa ba yung mga question nila sa comment section? Actually, may nagtanong din kung magkano ba yung binibenta. Magkano nga ba binibenta? So, yun sa price naman, depende kasi sa chemical, sa gamit, sa ginagamit nyo. Kasi since ang resin is super mahal talaga, as in super mahal, like yung isang bottle ng ganyan lang kalaki is nasa 1,000. Almost 1,500, 1,400. Ganun siya kamahal. Tapos, yung mga flowers na ginagamit, like yung mga ganito, yung iba 139, ilang piraso lang, may iba naman na 70 something, pero alam mo yun, yung parang mahal pa rin. So sa akin, ang ginagawa ko kasi regarding sa sales ko, ayoko naman i-disclose, pero yung sa sales ko kasi nakadepende din sa product na ginagawa. Kaya, ewan ko, ako kasi, kaya medyo, may iba kasi nakita ko kasi na mayroong nagbibenta ng mga keychains or mga resin, alphabetical na keychain na resin na nasa 300 pesos isa. For me, opinion ko lang po, mahal kasi mahal na talaga yun. Super mahal na yun. Though siguro, yung mga ginagamit nilang product or paggawa ng resin nila is high quality. Yung sa akin naman, masasabi ko namang quality rin siya. Pero ako mismo kasi, I always make sure na abot kaya yung mga price ko. Kahit ang mamahal ng mga chemicals na ginagamit. So, kaya yung mga packaging ko, hindi ko siya binibili. Hindi ko siya binibili na para sa supplier, ganun. Actually, nagtanong na ako about it sa supplier, nakausap kong supplier about sa packaging na gusto kong ipagawa. Kaso kasi sobrang mahal, guys. So, ang tendency kasi nun, kapag nagpagawa na ako sa supplier ng packaging ko, which is yung sobrang nagustuhan talaga ng mga tao. Kapag nagpagawa kasi ako ng packaging ko, siguradong tataas din yung value ng product ko. Kasi kasama sa product yung packaging. Kasama sa price ng product yung packaging. So, ang tendency kasi nun, kapag halimbawa kumuha na ako o nagpagawa na ako ng packaging ko sa supplier, kailangan ko rin iangat yung price ng product ko. And ayoko nang ganun kasi nga, gusto ko affordable lang. Kaya yung mga tassels ko sa bookmarks, actually handmade lahat yun. Pati yung, kaya yung packaging ko ngayon, hinahandmade ko rin. Sorry. So yun nga, kaya din hinahandmade ko yung, hinahandcraft ko yung packaging ko kahit sobrang hirap niyang gawin. Kasi gusto ko na, mababang halaga ko lang nabibenta yung mga products ko. Kaya, ewan ko, kasi may mga ilang customers ang nagtatanong na bakit ang mura daw? Ewan ko din. Namumurahan sila, sabi ko. Kaya yun. Actually, for me, kapag ako'y magpa-purchase, para sa akin, mura na yun. Kasi, from what I know, dun sa mga nakikita ko, actually may isang customer na nag-ask sa akin kung reseller ko daw ba yung nagbibenta nung keychain. So, sila niya sa akin picture and binabibenta nga. Actually, 300 pesos isang ganito. Isang lettered keychain yung benta niya. So, parang 300 something yata. I don't know if I'm not mistaken. Parang 300 pesos isang ganito. So, sabi ko, para sa akin, kung ako yung mag-purchase, ang mahal. Sobrang mahal. Though, yun nga, pero syempre sinabi ko nga kanina na baka siguro sobrang quality yung ginagamit nilang products, ganun, or sa paggawa, pero wala lang, parang for me, mahal lang talaga siya. So, kaya tinanong nila ako kung reseller ko na ba yun, and I said no. Kasi, sa ang condition ko sa mga resellers ko, pinababaan ko talaga yung presyo ko, yung
ay yung presyo ng pagbenta ay nang pagbigay ko sa mga resellers ko para konti lang din yung idagdag nila. Kasi yun nga yung advocacy ko na quality yung product pero mura. Actually may nag-comment na doon sa TikTok ko na parang mas mahal pa yung packaging. Mas mahal pa yung packaging kesa dun sa product. And for me, compliment yun kasi mukhang yayamanin yung packaging namin. Mukhang siya yayamanin kahit hindi naman talaga. Handcrafted lang siya. And kailangan mo lang talaga ng patience sa paggawa. Kasi sobrang mano-mano siyang ginagawa. Ginagupit, dinidikit, as in mano-mano lahat. So I think, kaya niya. Pero para sa akin, parang inisip ko na lang na na-appreciate niya yung packaging namin. So, yeah. So, yun lang naman guys. Sino naman yun? Ano pa ba? So, ano pa ba yung mga tanong nila? Actually, may mga tanong pa sa TikTok kasi hindi ko na ma sa comment section. Oo, may mga nagtanong kasi sa comment section sa TikTok kung ano yung mga bagay-bagay ganun. Kasi hindi ko na maalala kung ano yun. Yung mga dito lang yung nakita ko sa comment section no, sa previous na video ko. So, nasagot ko naman na sila lahat, I think. So, comment down nyo na lang kung ano yung please comment down na lang sa dito sa video na to yung mga questions nyo or yeah, yung mga tanong-tanong ganyan. Tapos siguro gagawin na lang natin ng video or kung madali lang naman yung tanong nyo and hindi na kailangan ng further explanation, masasagot naman siguro siya sa comment section. So, thank you guys. Thank you. Bye.